12 taon nang nakakadena si Teteng sa kahoy na ito. 12 taon na siyang nakagapos na parang asong ulol. At kapag sinusumpong, naghahabol, nananakit, walang gustong lumapit. Sandala. Ay, hapon, Teng. Ako raw ang kauna-unahang bisita ni Teteng mula Maynila. Hindi ko ikakailang nung mga oras na iyon, malakas rin ang kaba sa aking dibdib. Ay, Teng. Ako si Kara, Teng. Teng, hawad mo. Wala siyang tigil sa kabubuting-ting sa mabigat niyang kadena. Ba't ka daw nila kinadena, Teng? Bakit daw? Anong sabi ni tatay? May sala. May sala. Sinsya pa rin, sinsya. Ah, ano daw ang kasalanan mo, Teng? Ano daw ang sala mo? Ganyan. Oo, ganyan. Anong ganyan? Sabahin mo na lang. Ano daw, anong ganyan? Ha? Lipong, lipong. Lipong. Ano yung lipong? Ano yung lipong? Ano yung ba? Lipong ka ba? Ha? Ganun ka ba? O hindi? Tateng? Nung bata siya, maluwag pa raw ang kadena sa kanyang bewang. Dito na siya lumaki. Ngayon, halos di na siya makatayo nang di naiipit ang balat. Hoy, Teng, anong ginagawa mo? Anong gusto mong gawin? Gusto mo umalis? Hindi. Hindi. Ah, hindi? Hindi. Ha? Bakit? Nahirapan ka na sa kadena mo? Masakit na eh. Ah, masakit na. Isang batang sakada, 10 years old lang si Teteng nang ikadena siya ng ama. Nagtrabaho man na siya niya. Magkuhan lagi ka ng murag kuyapan mo siya ba? Tali na siya. Tinali niyo na. Bakit po ninyo tinali? Mag-ano sa mga tao ba? Magkasabas tao ba? Ano yun? Oo. Nananakit. Mga bata, natakot niya ang mga bata. Ah, natatakot sa kanya mga bata. Nananakit ba? Oo. Paano nananakit? Tingaling ko kakuha mga punit siyang bato, niya bata ko ng bata. Sa loob ng 12 taon, ang baboy kural ang kanyang naging mundo. Ang mga biik ang kalaro, kadena ang pirming kasama. Dito na nagbinata si Teteng, nakagapos ang buong kabataan. Paano pag dumudumi siya? Ay, kung sa akong asawa, dito rin? Hmm. Dito rin siya kumakain? Oo, dito lang. Hindi na siya maalis dito. Diyan lang siya. Diyan lang, kaya nakatali. Ba't hindi po pwede sa loob ng bahay? Masira ang bahay ko. Mas gusto mo nandiyan ka na lang? Bakit? Mahigit isang oras akong nakipagkwentuhan kay Teteng. Liban sa madungis na mukha at tumitirik-tirik na mata, para siyang maamong bata. Di ko mapigilang mag-isip, baliw nga ba si Teteng o binaliw lang ng kadenang nakagapos sa kanya? Maawa. Awa, agol kay anak. Kaso lang. Kaso lang kay ang iyang utong di pareho. Awa, nalagin na siya kay sawa mga ubuhi anak. Laag man. Lakaw man. Eh, paano po kung hindi na siya gumaling? Ganun lang siya. Ikakadena niyo na lang? Hmm. Habang buhay? Habang buhay na ito, kay di naman ginamaulian. Dahil walang pera, hindi maipagamot ni Namang Federico ang anak. Sila man daw ay talirin ang mga kamay. Thank you.
sa barangay Sumangga, diretso kami sa isang liblib na puok sa Albuera, dito kung saan may nakakadena rin daw na lalaki. Sumisigaw sa gabi, animoy halimaw na nakatali. Gandang gabi po. Ako po si Kara. Si Estelita. Ay, kayo po ang nanay ni Angelito? San po siya? Maswerte daw ako dahil kalmado ngayon si Dodong. Karaniwan daw kasi, bayulente ito at walang sinasanto. Kinagat ka niya? Oo. Hindi ko binitawan yung walis. Anuin man niya sa akin. Kunin niya. Hindi ko binitawan yung kamay ko. Kinagat niya dito. Tulad ni Teteng, 12 taon na rin nakakadena si Dodong. Walang nag-akala na magkakaganito si Dodong. Isa kasi siya sa pinakamatalino at inaasahan ng komunidad. Doon siya nag-eskwela sa Cebu. Pinaaral namin siya doon. Kami dito, halos wala kaming makain. Basta lang siya mapag-aral namin ang aming mga kabuhayan. Binigay namin lahat sa kanya para lang pag makatapos siya, maahot kami sa kahirapan. Third year college sa isang nautical course, magtatapos na sana si Dodong sa kolehiyo nang bigla siyang nabaliw. Walang may alam kung bakit ito nangyari. Wala naman daw itong bisyo, kundi pag-aaral lamang. A classic one. A classic? Huh? He must talk one more time. A talking master. Sinubukan nilang ipagamot si Dodong, pero dahil wala naman daw psychiatrist sa buong Southern Leyte at araw-araw lalong nagiging bayulente si Dodong, itinali na lang nila ito. Itinago sa likod bahay para walang makakita at di maging sagabal. Isang sikretong iginapos sa dilim. Mula Albuera, bumalik kami ng Ormoc para puntahan ng isang batang iginapos ng sakit sa pag-iisip. Nagkakayod ng kamote si Mang Jaime nang abutan namin siya. Kamote ang pirming ulam ng kanyang pamilya. Katabi niya ang anak na si Geraldine, 17 anyos, may sakit sa pag-iisip. Tulad ng ibang baliw sa kanilang lugar, iginapos din noon ni Mang Jaime si Geraldine. Ba't niyo po ginagapos yung anak ninyo? Magbabato mo sa mga kapitbahay. Kuha ng bato, pambato. Hindi niyo panggubuan ng mga bahay, pamatiran, bumbong, panlibliton, panggisiun, mga unlan, at saka habol, at saka mga dingding, pangsiraon. Kaya dapat... Iya mga kapatid, iya, kung anon. Ano? Anong gawin sa mga kapatid? Iya, awayon ba? Siya maghubad. Naghuhubad? Oo. Buti ngayon hindi na siya kung ano. Siya doon. Anong ginagawa ninyo dati nung ginagawa niya yun? Gain na mo niya. Wala pa rin mumbong, dingding, dingding. Anong ginagawa ninyo? Gihigot. Tinatali. 7 buwan niya itong ginawa, pero pinakawalan din ng kalaunan. Wala kasing mag-aalaga sa mga bata. Kahit may sakit sa pag-iisip, kay Geraldine ipinauubaya ang pag-aalaga sa 8 niyang kapatid. Maluoy naman ko ako talian kay hirap man. Kuan man, sakit mo ng kamot, sakit ang tiil, hubag ang kamot. Linis na tiil. Eh, ngayon po. Pero di, hugot paluag ba? Paluag lang, ganyan na galuag. Maluwag nyo na lang tinatali. Gustuhin man daw niyang ipagamot ang anak, mas uunahin daw niya ang pagkain ng pamilya. Kaya tuwing susumpungin si Geraldine, gapos imbis na gamot ang solusyon. Ang hindi alam ni Mang Jaime, lalo lang lumalala si Geraldine dahil dito. Gabi-gabi binubunot ni Geraldine ang buhok hanggang siya'y halos makalbo. Bakit daw? Bakit daw din? Hindi magaglakaw-lakaw. Ba't ka ba naglalakad? Saan ka pupunta? Ha? Saan ka magpunta?
kalsada na yun sa babayan. Ba't gusto mo umalis? Bakit gusto mo umalis? Sinong tinatakasan mo? Si Papa. Ilang minuto lang ang layo ng bahay ni na Geraldine sa Barangay San Vicente. Dito kung saan usap-usapang may nakatago rin daw baliw sa loob ng bahay na ito. Ito si Marie Cris, 19 na taong gulang, isang taon nang hindi lumalabas sa bahay na ito. Pirming nakahiga, ayaw kumain, mag-isang tumatawa, biglang nagwawala. Bakit po nagkaganito? Eh, nanggal lang sa ano yun eh, sa ina niya. Ano po? Ibang ina niya nagkasakit. Eh siya nag-alaga sa papakain. Oo. Eh ngayon tapos pagka bugto ang ano, buhay niya, oo. Sila nag-isa. And ngayon, nag-apas sa akin sa ano, sa trabaho ko. Oo. Takbo ng takbo. Kaya, para bang takot. Takot na takot saan po? Sa pagkamatay sa ina niya. Ano nangyari kay Marie Cris? Ganyan, para siyang natulala. Pinag-ipunan ni Mang Estilito na madala sa doktor si Marie Cris. Kay Dr. Del Monte sa bayan ng Kananga dinala si Marie Cris. Kilala si Dr. Del Monte bilang psychiatrist. Pero ang totoo, rural health physician lang siya at nag-training lang ng 6 na buwan sa psychiatry. Wala pong psychiatrist talaga dito. Wala. Sa buong Pilipinas, 400 lang ang bilang ng mga psychiatrist. Kung ikukumpara sa populasyon, 1:200,000 ang ratio. Siguro mga 60%+ o 70% sa mga psychiatrists na nandito sa Metro Manila. So konting-konti lang yung nandoon sa Visayas, Mindanao. At lalo na yung mga nasa like Leyte, Bicol area, Tuguegarao. Baka meron pa tayong mga probinsya talagang wala talagang psychiatrist. Depressive psychosis ang diagnosis kay Marie Cris. Isang sakit dulot ng matinding kalungkutan. Maari raw itong gamutin, yun nga lang may kamahalan ng mga gamot. Aabot sa 80 pesos ang isang tableta na iinumin araw-araw. Ano po ba ang trabaho ninyo, Tay? Nagtagalinis lang ng ano, palay? Oo. Hindi sa ano? Palayan? Magkano po ang kinikita ninyo sa isang araw? 100. Magkano po ang utang ninyo? 3,000 na. Sa kabila nito, nagpursige si Mang Estilito, ipinangutang ang gamot at kumayod sa trabaho. Isang buwan. Bumaling siya sa... Natanggal kay sandali yung ano, yung sakit niya. Matatanggal yung sakit niya. Mm. Pero sa kanilang pangalawang balik, lumabas ang mapait na katotohanan. Ang sakit ni Marie Cris ay hindi madadaan sa isang tableta lang. How long? Wala pong ano, hindi tayo magpapagsasabi kung ilan, pero it will take longer periods of time. Lifetime po? It could be possible. Kasi ano yan eh, anytime, kaya halimbawa sometimes the patient go into remission sa mga kasi na. Pero anytime babalik po yan. Halos isang taon nang hindi umiinom ng gamot si Marie Cris. Bumalik na naman ang kanyang sumpong. Walang magawa si Mang Estilito kundi ikulong ang anak na parang isang mabigat na sekreto. Kinabukasan, isa-isa naming sinundo sina Teteng, Dodong, Geraldine at Marie Cris para mapatingnan sa psychiatrist. Wala akong ipinangako sa kanila kundi ang pagkakataong makakatukman lang sa pinto ng pag-asa. Nila dai.
Nang lumaon, sumama rin sa amin si Marie Crias. Di may mong kakuyog di ay? No, huwag ni Muti. Mahuwag ka, gunit. Gunit eh. Hoy! Nagnigyota dito muna kasipita na. Habang sinasakay namin siya, narinig ko ang usap-usapan ng mga tao. Hindi lang daw si Marie Cris ang ganito. Itinuro nila ako sa isang kubo sa dulo ng barangay. Dali si Marie, dahil mo bisita. Tao po. Tay, sino po yan? Nani. Kapatid niyo po? Ah, yung bunso niyo po. Ano nangyari sa kanya, tay? Ganun din. Anong ganun din? Eh, nasiraan niya ba? Noong una, ano rin yung ama namin. Kung makainom. Mag-wild. Pantaga. Kaya ganyan lang, ano, takot din. Ah, binubugbog siya? Hindi naman. Pero parang takot lang. Takot lang ba? Takot. Tapos, nung tumanda siya, kaya nagkaganon. Ah, kaya siya nagkaganon. Mm-hmm. Hindi nagsasalita. Takotaw. Dari lang si Portahan, Pe. Kaya na si Pe. Ay, Pe. Dari, Pe, dari. Pe, lika dito, Pe. Dari? Gusto niya si Anem. Yan, yan. Dari lang. Dari ka dito. Gusto niya. Dito ako? Ay, Pe. Kumusta, Pe? Ako si Kara. 10 taong gulang lang si Pepe nang masiraan siya ng bait. Sa kubong ito, itinago siya ng kanyang pamilya. Matapos ang isang oras, napapayag rin naming lumabas ng lungga si Pepe. Siya pala ay tiyuhin ni Marie Cris. Sunod naming pinuntahan si Geraldine. Halika na din! Pero tumakbo ito nang marinig kami. Halika na din! Si Geraldine nakilala agad ng nurse na aming kasama. Pasyente namin to eh. Ha? Yung ina niya. Pasyente namin. Ah, pasyente ninyo pati yung nanay niya? Oh. At saan? Ha? Kasi pumupunta lang yan lagi sa ano, sa center. Sa center pati nanay niya ba? Ganun din. Ha? Ah, okay. Ayon sa mga eksperto, malaki ang tsansa na maipasa ng isang magulang ang sakit sa pag-iisip sa kanyang mga anak. Hindi tinanggal ang kadena ni Dodong sa takot na bigla siyang sumpungin. Sulog. Sulog kayo nila ka. Isulog ba? Ano, may anay mo tinilas? Isulog bang tinilas? Pagsulog ba? Tinilas. Tara. Ate mo pulog po ta ha? Dong? Dali. Abi ako gusto ko. Dong gunita lang ka dong. Ano ang may sakyan ng duo? Wala kayo man kayo pulog po makaka. Huli naming sinundo si Teteng. Ilakad din natin siya mamaya. Oo, oh, ilakad natin siya mamaya dahil wala naman sa sakyan niya. Ito, sana hindi lang tumakbo. Hindi siguro. Teng, ay tulog. Ay, Teng. Magpunta tayo sa doktor, Teng. Ganun mo nang imong banligting na masimo bungkog o masimo likod. Ito, ano yung higda eh. Punta tayo sa doktor, Teng. Ha? Ban ka, Teng? 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 Sama ka? Pwede? Pwede. Magaling, Teng. Pwede. Sige, go.
Ito ang unang beses sa loob ng napakahabang panahon na makakalabas siyang muli sa maliit niyang mundo. Ito na rin sana ang huling araw ng kanyang pagkakagapos. Walang psychiatric ward sa buong Ormoc, Leyte. Kinailangan naming bumiyahe ng 3 oras sa ibang probinsya. Hindi po may tingog mo gawas o mag-analoyaba. Agad naman silang inasikaso ng mga doktor. Iisa ang diagnosis kina Teteng, Dodong at Geraldine. Schizophrenia. Isang sakit kung saan ani mo'y pumapasok sa ibang mundo ang pasyente. Nagkakaroon siya ng mga ilusyon at nakakakita ng mga nakakatakot na aparisyon. Ang ganitong sakit ay lalong lumalala kapag ginagapos ang pasyente. Lalo lang kasi siyang natatakot sa mga multo sa kanyang isip. Kasi sabi, tumatakbo daw kapag hindi mo kinadene eh. Kasi they cannot control themselves. Tumatakbo. Siguro kung ang trigger nito may kinatatakutan sila, di tatakbo. Isa ring factor yan. Kung ang triggering nila is fear, so talaga tatakbo yung patient. Iba sigaw ng sigaw. Oo nga. Ang ginawa nila, chine-chain nila. Ay lalong sisigaw yan. Ang advice ko nito, kasi mahirap siguro, these are already chronic, we would resort to an injectable monthly injection. Nag-prescribe naman ako ng ano ng medicine. Monthly injection? Monthly injection. Tapos okay na po yun? Ang schizophrenia is usually a thinking disorder that's a lifetime illness. Labis na takot at kalungkutan naman ang sakit ng magtiyong Marie Chris at Pepe. So kung ang tao is predisposed, ibig sabihin mayroon na sa genes, tapos mayroon pang mga other factors, nagiging ang risk nila is very high kaysa yung wala sa genetics, sa genes. Sa genes nila. Sa buong Pilipinas, tinatayang halos 2 milyon ang may sakit sa pag-iisip. At habang lalong nasasadlak sa kahirapan ng isang bansa, lalong tumataas ang bilang ng mga nagkakasakit sa pag-iisip. Yung sunod-sunod natin disasters, isa pa yun. So, iniisip na kung baka may earthquake na naman kasunod, may flood na naman kasunod. So, every time na yung rainy season na, nandoon na yung mga depressions ng iba, especially yung mga victims before, nag-iisip na yun, di ba? Parang PTSD, parang post-traumatic na parang bumabalik yung mga nangyayari before. Yung violence pa natin, di ba? Na kahit sa pamilya, within the family, mga domestic violence, tsaka outside. Kung hindi raw aagapan, pagdating ng taong 2020, ang depresyon na isang sakit sa pag-iisip ang magiging numero unong sakit sa mundo. Halos kasunod naman daw nito ang schizophrenia. Hindi natin pinaghahandaan ang posibilidad na ito. Kulang na kulang tayo sa doktor at pasilidad para sa may problema sa pag-iisip. Ang gobyerno natin, wala pa tayong tinatawag na mental health law. Na wala ding budget kasi National Mental Hospital natin eh. Hirap na hirap ang mga pasyente doon. So walang libreng gamot for mental patients? Wala. 2,000 piso ang halaga ng isang botelya ng anti-psychosis drug na flupenacin decanoate. Vitamins ni mo, ha? 10 buwan itong magagamit, lumalabas na 200 piso kada buwan ang kailangan ng kada pasyente. Isang buwan lamang ang itatagal ng aming naibigay na tulong. Makalipas ang 1 linggo, binalikan namin sina Teteng, Dodong, Marie Chris at Geraldine. Naabutan namin sa loob ng bahay si Dodong. Tila nagbalik na ang pinakamamahal na anak ni Aling Estelita. Tingnan mo yung mata ko na ay matulog ako. Akin, nakausap na po kayo. Opo. Sumisigaw pa ako paggabi. Hindi na. Tulala pa rin si Marie Chris at naninigas ang mga kamay. Pero hindi na siya bayulente tulad ng dati. Ang kanyang tiyuhin naman, sa wakas, lumabas na rin sa kanyang kubo. Mahirap pa rin kausapin ang magtiyo, pero ang anumang maliit na sinag ng pag-asa ay pinagpapasalamat na nila. Sige, Geraldine, kuya.
Si Geraldine. Oh, ikaw ko lang mag-lukot. Sige na. Tumutulong na sa gawaing bahay sina Geraldine at ang kanyang ina. Isang linggo na silang nakapirmi at hindi gumagala. At si Teteng? Tuluyan ang kinalimutan ng kadenang gumapo sa kanya ng 12 taon. Pero ayon sa mga doktor, ang kalayaang ito ay mapuputol kung hindi maipagpapatuloy ang buhan ng paggamot. Kaya. Oh, ang sa istorya ni Muni Kara. Sige. Pwede bang gamot ng ulit-ulit? Madalas nating kaawaan ang mga pamilyang may baliw sa tahanan. Habang buhay kasi itong kalbaryo. Pero ang problemang ito ay hindi lang problema ng isang pamilya, kundi ng buong lipunan. Hanggat patuloy ang gobyerno sa pagbabaliwala, hanggat ang problemang ito ay sinisikreto ng mga pamilya, hindi makakalaya si Teteng sa gapos ng mga kadena. Ako po si Cara David, at ito po ang Eyewitness.